Good morning, guys! Ngayon po, may lulutuin na naman tayo. Magluluto tayo ng bulanglang na gulay. At syempre, para mas masarap at healthy ang ating kakainin, paparisa natin ng inihaw na isda gamit ang ating air fryer. Ito po yung mga ingredients natin. Sibuyas, kamatis, bawang, luya, asin, paminta, cubes, shrimp flavor, at string onions. Okra, dahon ng malunggay, sitaw, at kalabasa. At syempre, yung ating isda na dalagang bukid. Malaki siya, guys. Ang gagamitin po nating lutuan ay palayok para sa ating gulay na bulanglang. Una, ilalagay natin ang tubig. Good, guys. Ilagay na natin lahat na ingredients. Pagsamasamahin natin, pwede itong string onion. At saka cubes. Maganda gamitin ang palayok sa ulam, guys. Masarap siya, iba ang lasa. Para hindi agad mapanis ang inyong niluluto, lalo na kapag gulay, di ba, mabilis mapanis ang gulay. Pagdating ng hapon, panis na, lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Ang gagawin, ang technique dyan, guys, pakuluan nyo muna maigi yung sabaw. Kahit sa maghapon yan, kahit hindi nyo ilalagay sa ref, hindi siya mapapanis. O kahit hanggang kinabukasan, hindi siya mapapanis, basta't nakukuluan ng mabuti ang sabaw niya. Buksan na natin. Pakuluan po natin siya, guys. Paano natin? Habang nagpapakulo tayo ng sabaw natin, guys, para sa ating gulay na bulanglang, igagayak na natin tong isda na ating iihawin gamit ang air fryer. Lagyan natin ng asin. Tapos, ipigaan natin ng lemon. Sasalang na natin siya sa air fryer, guys. Tapos iset na natin siya, guys, sa medyo malaki-laki. Lagyan natin sa 20 minutes. Ilagay natin sa at least 185. Huwag natin siya sa garin, 185 lang. Buksan na natin, guys. Parang kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Ilagay na po natin yung cube shrimp flavor. Tapos, para po makontrol natin kung maalat ba o hindi, konti lang muna ang asin ang inilagay natin kanina. Tapos, lalagyan natin ng cubes kasi maalat din yun eh. Kaya, ano lang. Alalay lang. Buksan na natin, guys. Kumukulo na ng pulong-pulo na. Ilagay na natin ang kalabasa. Para, guys, hindi agad mapanis yung bulanglang nyo, pakuluan nyo na 5 to 10 minutes yung sabaw. Halimbawa, simula na siya kumukulo, pakuluan nyo pa uli ng 5 minutes to 10 minutes ang sa kanyang sabaw. Guys, pagkatapos ng isang kulo,
Buksan ulit natin. Ilagay na natin ang sitaw. Takpan ulit natin, guys. So, yan guys. Check na natin. Babalik na rin natin ang ating fish. Natin ulit. 20 minutes. Yan guys, mukhang luto nga na nga yung ating isda. Tanggalin na natin. Ito na guys, yung ating niluto. Gulay, sinabawang gulay. Isda gamit ang ating air fryer. Ngayon kakain na tayo kasi gutom na ako. Kumain natin. Sarap. Sarap ng gulay, guys. Wow! Yung ibang mga gulay guys, pinitas ko lang ito sa bakura namin. Tulad na malunggan. Nagtusok lang ako ng isang puno ng malunggay tapos bilang nabuhay. Tuwing nagugulay ako, nagpipitas na ako ng ilang dahon. O diba? Pati yung ibang mga gulay, nagtatanim kami ng gulay. Kaya mas maganda sa riwa lagi. So, yun lang muna guys. Kain muna tayo. Maraming salamat po sa panonood nyo. God bless po. Kain muna tayo.